Samantala, nakapagpiyansa ang paring inaresto dahil sa pagkuha ng serbisyo ng isang menor de edad. Halos isang buwan na palang customer ng bata ang Monsignor. At ngayon nakakatanggap daw ng banta ang pamilya ng biktima na iurong ang reklamo. Narito ang unang balita ni Trisha Zafra. Mag-aalas 3 ng hapon kahapon, nakalabas ng kulungan ng Marikinas City Police Station si Monsignor Arnel Lagarejos. Ang paring nahuli sa entrapment operation sa Marikina matapos makipagtransaksyon sa isang 16-anyos na bugaw para umano makipagtalik sa isang 13-anyos. Sa resolusyong inilabas ng piskalya nitong Lunes, pinayagan siyang magpiyansa ng 120,000 pesos. Mayroong bail dahil din po doon sa mga references, doon sa mga statements ng ating complainant, tsaka yung limited din po doon sa mga na-commit na crime. Taliwas man sa gusto niya ang pansamantalang paglaya ng pari, nagpapakatatag ngayon ang ina ng biktima kahit nakakatanggap daw siya ng pananakot sa pamamagitan ng tawag. Si Major Rogales Torres, alis, ganun po. Sabi po niya, yun ang pagkakabanggit niya. Rogales or Rosales, major daw po. Matawag regarding sa case namin na hanggat maaari iuro namin yung reklam. Wala po tayong Major Rogales dito sa Marikina. Rosales, wala din po kaming Major Rosales. Bibigyang seguridad daw ng pulisya ang pamilya ng biktima at kahit daw iurong ang kaso, pwede raw itong ituloy ng pulis. Kwento ng ina ng biktima, nang makausap ng masinsina ng anak matapos ang entrapment, nalaman niyang matagal na raw itong inaabuso ng pari. Nung nahuli nga yung pari, doon yan nireveal na nagiging customer niya din. At tumahawak siya ng halos 1 month. Every time na magkasama sila sa isang mukhe. Lagi niya daro-dala yung babae. Aminado ang ina, mayroon din siyang pagkukulang. Nagrebelde at lumayas daw ang anak nang magkahiwalay silang mag-asawa. Umuwi lang daw sa kanila ang bata nitong Hunyo, sakay pinagtapat ang pinasok na trabaho. Pagbabago na raw siya, di na raw pumulit. Pero nang tinay, pumatakas pa rin siya sa akin. Doon ko na pag-isip-isip na gusto ko sana siya pwede ito sa DSWT. Hanggang sa isang gabi, nahuli sa curfew violation ang bata. Dito raw natuklasan ng social workers ang pagkapariwara ng dalagita, kaya ikinasa ang entrapment operation. Nananatili sa pangalaga ng social workers ang biktima, pati ang kanyang kaibigang nagbubugaw umano sa kanya. Para sa unang balita, Trisha Zafra, reporting.